Hello po, good morning po sa inyong lahat. So today's video po, tayo po ay magpaparehistro ng ating motor. So bago ko pa man po yun simulan, ako nga po pala si Ms. Kalikot, ang dating private caregiver na ngayon po ay delivery rider. Ang motor ko nga po pala ay nabili po doon sa Kalamba. So matik po, doon po siya narehistro sa LTO ng Kalamba. Pero nung pinarenew ko, nahirapan ako dahil wala pa daw siya sa system or kailangan pa po siyang i-report, kaya hindi ko po siya narehistro doon. Then yung smoke po niya, hindi rin po mabasa kasi yung motor ko daw ay pang old system daw po yung magre-reading ng smoke. So itatry ko po dito sa LTO ng Binyan kung gagana po or meron po silang old system. Sir, pwede mo magtanong, old system po ba yung system dito? Old system? Di po, new system na po. New system mo? Yes. Saan po yung may old system? Ganito na po yun. Kasi yung motor ko dati daw mabasa sa new system. Ay, hindi mabasa. Smoke. Say smoke. Say smoke. Ayan nga po. So, saan po kayo nagpapay-smoke? Kasi paparenew ko pala ngayon. Try mo dyan, ma'am. Diyan ka magpay-smoke. Dyan? Oo. Paano po yun eh sa Laguna po naka ay Laguna Kalamba po yung motor ko. Pwede naman niya talaga. Oh, kahit sa naman po yun. Renewal lang naman. Renew po. Okay lang po. Tapos di nga siya maano eh kasi ngayon wala daw siya sa system, sabi. Tanong niyo dito. Yan, diyan kayo magpa-smoke, ma'am. Try niya. Sige po. Dito inspection. Yes po. Dito po sa amin ang huli. Yung smoke po ba dito ay ano, smoke ba ito? Ang new system o old system? System po ata yun. Pwede sa all, pwede sa new. Pwede sa all? Lang. Yun nga po kasi yung motor ko di mabasa sa new system. Sa PBIC. Parang, yung may sinasalpak sa ano. Yung nga po kasi computerized na sila eh. Ah, so dito pwede? Pwede po dito. Pwede po. Ah, sige pa. Andun lang naman yung motor ko. No. Sige, parang diyan nila po. Larry. Hindi pa ba ito pwede? Basta ako nagamit na, hindi na. Hindi, hindi pa naman expired po eh. Hindi kasi yung pagpasok sa system ng LTO sa loob, pagka malalaman nila paggamit na, hindi nalang panggapin ang computer. Ang alin po? Yung pong insurance. Kahit hindi pa po expired? Opo. Kailan niyo ba ginamit yan? Nung ano lang po ito kasi yung, ano ko yung, ano extension eh. For, ah, additional? Opo. Ito nung di mag, anong kilo kay February? Opo. Ito additional pa rin sa'yo. Ito nung ginasa 500. Ay, buro na. Ano na? Kailan ba nagkano na insurance? Opo, yearly po. Eh paano to? Ilang buwan pa lang naman po ito? Ilang buwan pa lang naman po ito? Bali, 5 months na ulit. February, March, April, May, June, July. 5 months na rin. So hindi na po ito pwede? Hindi lang ako kasi nga po nagamit ko siya ng tawag dito nung unang transaction nyo. Tapos late na po siya ng ano, nakakalahating buwan na rin. Kalahating na rin. Ay, pasuyo ka. Picture sa visa. Wait lang pa naman. Yung motor ko kasi, nakuha ko po siya ay February 2023. So, pagdating po ng February 2024, expired na yung OR niya. Pero, yung last digit po ng kanyang plaka ay number 6. So, dapat, ang expiration niya ay June. Pero, kinonfirm ko siya sa LTO, sabi, kailangan ko na po talagang mag-renew yung OR ko kasi expired na. So, nag-renew ako for extension lang daw. So, from February to June, pagdating ng June, yung extension na yun ay expired na rin. So, kailangan ko naman na mag-renew ulit. Then, yun nga po, pagdating nung June, pinarenew ko siya dun sa LTO ng Kalamba. Wala daw siya sa system pa, so mag-aantay daw ako ng ilang 2 weeks to 1 month to ano daw para ma-report daw nila yung unit ko. Then nung pina-emission ko din doon sa Kalamba ay hindi din daw nila ma-reading yung smoke, so kailangan ko daw maghanap ng old system na nag-i-smoke. So maigi na lang dito sa Binyan, tinry ko, meron naman sila. Tapos nakilala po ako ng dalawang tauhan dito na dati ko pala silang naging customer. Nabintahan ko sila ng box. So malaking bagay din po siya sa akin at nakatulong po para mapabilis po yung aking
pagproseso ng aking papel, halos hindi po ako inabot ng 2 oras. Natapos ko na rin po siya kaagad. Kakatuwa naman dahil nandito yung aking mga sticker na kadikit sa kanilang lamesa. So, sa pagkakataong ito, paprocess na yung aking papel. Then, kinonfirm ako yung aking ilaw kung ito po ay bawal o hindi. Dahil, nung ako po ay nagpa-emission sa may Kalamba, dun sa inspection, bagsak po siya dahil may 4 daw po na bulb. Then, sabi ko, bakit yung mga big bike, inaalaw nga rin na magkaroon ng maraming ilaw or umaabot ng 6 bulb, bakit sila hindi hinuhuli? Bakit inaalaw sila? Sabi naman daw sa akin ay marami rin daw silang tinatanggalan. So, pinatanggal sa akin yung 2 maliit. Okay lang daw matira yung 2. Basta hanggang 2 lang daw. Pero nung napanood ko yung kay Busita, sabi doon hanggang 6 bulb naman daw yung ilaw. Basta wag lang daw sumobra. So dito po sa LTO ng Binyan, kaya tinanong ko po doon kung okay lang yung ganong setup. Sabi okay lang naman daw kasi 4 na bulb lang naman daw yung nakakabit sa akin. So kaya ganun po yung setup ng aking motor, may 4 na ilaw kasi lagi po akong nasa liblib na lugar nagdi-deliver. Kaya dapat maging disiplinado lang po tayo sa tamang paggamit ng ating mga ilaw. Kung maliwanag naman po yung area, papatayin po natin para hindi naman tayo makasagabal dun sa kasalubong natin or hindi sila masusulo. So nandito na tayo sa table A kung saan po ipaprocess na yung ating papel. Dadalhin na po yan dun sa loob para ma-release po yung ating OR. So may naging penalty ako dahil 3 weeks na pong paso yung aking motor. So nagkakahalaga lamang po yun ng 100 plus. So naging total ko dito lahat ay 390 dito sa loob din plus po yung insurance at saka emission na 950. So lahat-lahat po na aking nabayaran ay nagkakahalaga ng 1340. So yan po ay hindi fixer. Ako po yung naglakad lahat. So yan lang naman po. Salamat.